Kung noong isang taon, suporta ang sigaw ng ilang militanteng grupo sa Administrasyong Duterte, ngayong taon, mga batikos ang dadalhin nila sa ikakasang kilos protesta sa State of the Nation Address ng Pangulo. Narito ang aking report. Karapatan ng mamamayan. Edukasyon! Edukasyon! Libreng edukasyon! Isang linggo bago ang ikalawang sona o State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, nagsimula ng mga lampag ang grupo ng mga militanteng kabataan laban sa administrasyon. Ang plano ng grupo, maglunsad ng malawakang kilos protesta sa buong bansa sa July 20 at 24. Pagkondena raw ito sa mga hindi natupad na pangako ng Pangulo at sa lumala di umanong problema sa paglabag sa karapatang pantao. Hindi na po pwede ang mga paasa na presidente pero gera naman pala at martial law ang sinasagot sa mamamayan. Hindi na po tayo pwedeng willing to wait lang at maghintay-hintay lang. Kailangan na po tayo mismo ang mag-march at lumaban. Kung noong nakaraang sona ay suporta ang dala ng mga militante sa kalsada, sa Lunes, pagkondena na raw ang isisigaw nila. Posible rin daw na mas maraming lumahok sa rally na magmumula sa mga probinsya. Marami raw kasing pangakong napako ang Pangulo. Ang July 24 po, no, para sa kalinawan ng lahat ay isang protesta. Dahil nga po hindi natutugunan yung mga pangako para sa pagbabago at marami na po ang binago o binawi sa kanyang mga naging pahayag. Ang House Sergeant at Arms, puspusan na rin ang paghahanda para sa seguridad sa sona ng Pangulo. Si Quezon City Police District Director Guillermo Eleazar, tiniyak na sapat ang mga itatalaga nilang pulis sa labas ng Batasang Pambansa Complex. Sa kabila ng mga bantang kilos protesta, tiniyak naman ni PNP Chief Bato de la Rosa na walang specific terrorist threat sa sona ng Pangulo. Pero tuloy pa rin daw ang paghahanda lalo't umiiral pa rin ang gera sa Marawi City. Ang meron daw ngayon ay ang intelligence report tungkol sa balak ng NPA na pag-atake sa Davao bago ang sona ng Pangulo. Na-monitor yung sa kabila, sa kaliwa sa NPA that they will make some pre-sona attacks, harassments. So sa Davao, na-uncover yan. Nagawa sila, guguluhin nila yung Davao before sona. So we are preparing for that.